So ito mga kasikap yung lagay po dito, no, sa malapit sa Dimasalang flyover. So kabit-kabilaan ng demolition yung ginagawa nila dito. Dito sa part na to mga kasikap, yan Ilera doon, dalawang bahay na lang yung nakatirik kung di ako nagkakamali, no. So dito wasak na, oh. So andyan pa nga po si Kuya, nagtitik-tik ng semento para makakuha ng mga ano, bakal pang benta sa junk shop. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko, eh ano. Hello, magandang umaga po sa lahat ng mga minamahal nating mga kababayan, OFW, immigrants at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ayan mga kasikap, balik po ulit tayo dito sa NLEX SLEX Connector Road Project, no? At mag-update po ulit tayo ng panibago para may maibalita tayo sa ating mga minamahal na mga viewers, subscribers at sa lahat ng ating mga kababayan. So ngayon mga kasikap ay araw ng Webes, no? November 24, 2022 at 6:41 AM na po. So nandito nga po tayo sa may Dimasalang. Ayun po yung Dimasalang flyover at nandito po tayo sa bandang Calamba Street. So dahil sarado nga po mga kasikap, iikot po tayo dun sa kabila at babaybayin po natin yung kahabaan ng Antipolo Street to Espanya Boulevard. So ayan mga kasikap, bago tayo magtungo dun, no, humiling po ulit ako sa inyo mga kasikap na palike po na ang video na ito. Pabutin po natin ng 100 like mga kasikap para marami po makapanood. So ano pa inantay natin mga kasikap, tara let's go! So ito mga kasikap yung lagay po dito, no, sa malapit sa Dimasalang flyover. So kabit-kabilaan ng demolition yung ginagawa nila dito. Dito sa part na to mga kasikap, yan Ilera doon, dalawang bahay na lang yung nakatirik kung di ako nagkakamali, no. So ayan po yung status ngayon mga kasikap. Kanya-kanyang preparasyon yung mga empleyado nila dito sa DMCI. Dahil nga maaga pa lang po, 6:44 AM. Ito po yung lagay, no. So babalik na tayo dito sa may patungong Espanya Boulevard. At ito yung kahabaan ng Antipolo Street. Babaybayin po natin yan. At ito nga po yung update natin today mga sikat. Araw po ng Webes, November 24, 2022 at 6:44 AM na po dito sa kahabaan ng Antipolo Street, handle po ng DMCI. So dito mga kasikap, makikita naman natin yung coping beam na yan, siksik na ng mga rebar cage at hindi pa na-installan ng mga forma, so hindi pa mapuporing. At may mga mangilan-ilan pang mga kabahayan dito mga kasikap na dinadidemolish, eh. At dito yung mga workers natin, nag-install na rin pala dito mga kasikap ng mga girders, eh. 20 girders din yung naka-install dito mga kasikap, kung di ako nagkakamay. So na-vlog na pala natin yan yung nakaraan. So dito may mga reserve na girders, no? Ayan mga kasikap, di ba naging ko lang po, no? Ang tawag po sa girders na ito ay super tea girders. Pag pinagtabita, ang pagkakaiba po ng mga concrete girders lang mga kasikap tsaka super T girders ay pag pinagtabi-tabi mo yung mga super T girders mga kasikap ay para na siyang merong slab, no? Compare sa mga ordinary concrete girders lang na yung purpose lang na yung beam talaga, no? So wala, installan pa siya ng mga ano, ng mga para sa pagkakapitan ng slab, unlike dito sa super T girders. Meron na siyang ano, parang slab. So dito yung mga mixer truck nila na naglalaki yan. So kailangan nating sumingit para makadaan. So ito na po yung Laon Land Road at nandoon pa rin yung mga kasikap, yung
backhoe na nasunog. Hindi pa inaalis ayun. Ito pa rin sa taas. So dito sa may Launlan Road, makakasikat, makikita natin yung mga column, no? Na wala pang mga head. So, tara na daw, let's go na tayo. So, dire-diretso lang tayo dun, makakasikat. So nandito naka-standby yung mga pixel truck nila, no? So dito naman, nandito yung mga mobile train nila. At ayan mga kasikap, nagdadagdag na sila ng karagdagang mga girders, no? Para dyan sa off-ramp. So may naka-install na nga dyan, no? Super T girder po ang tawag dyan, mga kasikap. Yung girder na malapad yung ano, sa may slab. So dito, nilagyan na ng platform, ayan. At mag-install na rin sila dyan ng coping beam. Sa gilid ng off-ramp ay may mga naka-install na scaffolding para sa parapet. Ayan po. So dito na ano no, lalagyan ng forma. So ito ulit yung Super T girders, no? Isa lang pala, Super T girder lang ito, mga kasikap. So dito tayo sa ilalim. Makakadaan dyan, kaya dito tayo dadaan. So ayun mga kasikap, tinatrabaho na nila yung off-ramp dyan, no? Nandun yung heavy equipment, no? Mobile crane, at parang may ginagawa sila dun. So tinanggalan na rin ng mga forma dito sa kaliwang side, no? Para sa parapet. Tapos itong bahay na to, yan, inuunti-unti lang siya gibain, no? I-demolish. So hindi siya biglang ginigiba. So ayan mga kasikap, diretso na tayo dito. At sana hindi malalim. Yan. Yun nga lang mga kasikap, dito yung makakadaan dyan. Kasi wala nang dadaanan. Saan kaya tayo iikot? So, hindi nga po tayo makadaan dyan. Dire-diretso dun palabas ng Espanya dahil nandiyan dyan yung ginagawa. So, meron silang piling machine at excavator at isang concrete boom pump. So, andyan. Naka-standby dyan. May ginagawa sila. So, dito nakapagpirik na sila ng malaking rebar cage, no? At ayan nga. Lalagyan na lang ng extension yan mga sikap, kasi meron na siyang fundasyon. So andun pa nga nakikita natin yung steel casing na nakabaon, no? At yung pati unang rebar, so lalagyan pa ng extension bar yan. So ayan mga sikap, hindi na po tayo makakadiretso dun sa may Florentino at palabas ng Espanya, kasi sarado nga dyan, nandyan yung mga heavy equipment nila. So kakahanan na ako dito mga sikap, at dun ako mag left turn palabas na ng Espanya. So ayan mga kasikap, dito ko na po tatapusin yung video natin, no? At maraming salamat po sa mga kasikap natin na patuloy na sumusuporta sa Muntikong channel. Sana wag nyo pong kalimutan mag-like and mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless po.